Magandang umaga po mga ka-Philcam. Ito po si Ryan Gutierrez ng Philcam Bite Center at ngayon pag-uusapan natin ang tatlong dahilan kung bakit hindi ka pa covered ng PhilHealth, okay? Tatlong dahilan ba't di ka pa covered ng PhilHealth, okay? Basahin muna natin siya isa-isa tapos saka natin i-discuss, okay po? First is, yung 2-4 annual payment, wala ka pa. Di mo alam ang PhilHealth number mo at hindi ka makahulog. Okay, discuss po natin siya isa-isa, no? Kasi parating tinatanong sa amin to ng mga kababayan, no? So, 2-4 annual payment, yan po ang required sa OFW per annum na po ang bayad sa PhilHealth 2-4. Pero alam nyo naman po na nag-increase. So, ito po ay considered na parang down payment lang siya, no? Kasi pag nagbayad ka ng 2-4, covered ka na. Tapos, yung balance mo, yung the rest na kailangan pang ibayad, sa Pilipinas na po yun pag kailangan nyo nang mag-claim. So, parang hospital din po siya, no? Pag kailangan nyo nang mag-settle balance, dun din kayo mag-settle balance sa PhilHealth. Pero kung wala po kayong 2-4, wala po kayong balance na isi-settle. Ganun lang po kasimple yun, no? So, kailangan po mag-contribute ng 2-4 para ma-covered or makapasok sa system ng PhilHealth. At pag nag-claim na sa Pilipinas, pag settle balance sa ospital, settle balance na rin sa PhilHealth. Hopefully, malinaw po ito, no? Next, hindi mo na alam ang PhilHealth number mo. Madalas po mangyari ito, no? Lalo ni mga OFW na 10, 20 years nang wala sa Pilipinas, no? Or kahit nga 5 years lang na matagal ka nang wala sa sistema ng Pilipinas, nakakalmutan mo na yung mga numbers mo, no? Ang pinakamadali po is i-contact nyo yung dati nyong employer, no, or dati nyong katrabaho or HR ng dati nyong kumpanya, tanungin nyo po sa kanila ang PhilHealth number nyo. Kung walang-wala na po talaga, pwede nyo pakiusapan yung kamag-anak nyo, no, sa probinsya, puntahan po yung nearest PhilHealth office, tapos humingi po kayo ng number doon, pakita nyo, siguro may kailangan nyo ng letter of authority, tapos yung passport nyo po para ma-identify, pero mas mabilis po kung meron kayong PhilHealth ID, no? Tapos papuntahin niyo po sila doon kamag-anak niyo para ma-retrieve yung inyong PhilHealth number. And last but not the least po, hindi kayo makahulog. Ito po ang number one reason kung bakit hindi pa covered si OFW ng PhilHealth. So, kaya po nandiyan kami, PhilCam Bite Center. Ang service fee po namin is $5. Tapos ang bayad po sa PhilHealth is $2,400, which is about $49, no? So, yun lang po. Yung dalawa lang yun, ma-re-register na namin ka sa PhilHealth, covered na kayo, may issue namin kayo ng official receipt. Ganun lang po kabilis sa PhilCam. Okay, recap po natin, no? Top 3 reasons kung bakit di ka pa covered ng PhilHealth. Number 1, 2-4 annual payment, wala ka, hindi ka nagbabayad. Number 2 is, hindi mo na alam ang PhilHealth number mo. So, gusto mo nga magbayad, hindi mo naman alam kung paano dahil hindi mo alam yung number. Tawagan mo yung dati mong kumpanya, kung meron ka pang katrabaho, contact mo. HR, no? Usually HR po ang merong records ng PhilHealth nyo, SS Pag-ibig. Yan ang trabaho ng HR. And last but not the least, hindi ka na nakakahulog. Understandable naman to, lalo na sa mga bansa na kaunti lang ang Pilipino, mahirap po magbayad. So, nandyan po kami, PhilCam Bite Center. PM lang po sa amin sa Facebook namin and napakadali lang po, fill up ng form, tapos transfer sa bank account namin. Around $49 plus $5, $54-$55 lang po ang singil namin para sa PhilHealth nyo. Covered na po kayo kagad doon for 1 year. Yun lang po, ito po si Ryan Gutierrez ng PhilCam Bite Center. Sana nakatulong kami. Kung nakatulong kami, subscribe po tapos share para naman po kumalat. Pero malaking tulong po ang subscription nyo. 85% sa atin hindi pa subscribed. Okay, maraming salamat po sa aming maliliit na YouTuber. Malaking tulong yun. Pakisubscribe lang po and pakishare sa ating mga kababayan. Marami po tayong ka-OFW, ka-PhilCam na kailangan malaman ang impormasyon na to. Once again, Ryan Gutierrez po doon ng PhilCam Bite Center. Ingat po sila kahit saan ka man sa mundo. And our quote is, mahirap, bawal akong tamarin dahil hindi ako mayaman. Maraming salamat po. Stay safe. Ingat.